Thank you. Welcome to the program. Hi, Tito Boy. Nice to see you again. I'm happy to see you. Thank you. Maraming salamat. No, but I saw a post that you have on your IG. Apa. That's right. It has a photo of your dad beside you. And then you had 3 points. One, you talked about your German blood. Pangalawa, you call your dad a hero. Pangatlo, apparently, you got bitten by the acting bug because of your father. There, okay? Yeah. Doon na tayo sa una, PJ. For a while, you didn't realize na importante yung iyong pagiging aliman. Hindi naman kasi dito, boy. My dad had blonde hair, green eyes, and not in my family got it. So lumalaki kami, sabi ko, sayang, mas maganda sana kung mestizo ka, di ba? Wala lang, may iba lang. Pero not naman to say na hindi magaganda at pogi ang Asian, pero it's just that, you know, I just wanted to look like my dad, you know. I'm still my father's son. You know? You are. What kind of a father was he? Very strict. Very strict. Bawal maingay sa mesa pag kumakain. Nagdadasal kami every day. Bawal madumi sa bahay, laging maayos. So, lumaki kami para kaming may marshal sa bahay. Now that you're a father, ano yung natutunan mo sa iyong ama na ina-apply mo kay Inigo? Respeto, values, and faith. You call him a hero in of that course, post? Of course, of course. Talk about it. Lahat naman tayo, ang hero natin, magulang natin. And if not for my dad or my mom, I wouldn't be here. So that's why he's my hero because siguro sa kanya ko nakuha yung paghilig sa pag-arte. And let's talk about it. Paano? Kasi po nung nagbubuhay pa siya, he was a casting director. He was a talent caster ng foreign films. So, yun. Hilig talaga niya umarte, miski ano, pa-extra-extra lang. He would have been so proud of you. Yeah, I'm sure. You know, sometimes iniisip ko sana nandiyan siya, you know, because I'd want to share whatever I have with him. Northern Lights, A Journey to Love. It's a story about a father in search of love, life, himself. Yeah. Wonderful, interesting story. Paano ka, bilang Piolo Pascual, bilang Piolo Pascual, nakaka-relate? Sobra, Tito Boy. Kay Charlie. Maraming similarities actually yung character namin. So, ang hirap because yung anak ko, si Raiko, ganun din. Parang hindi ko nakasama na matagal. Tapos one day, I just found out na pupunta siya na Alaska because pinadala ng nanay niya. So sabi ko, it was awkward for me. Same thing with Inigo. Mm-hmm. Na parang, paano ba maging tatay? Kasi feeling ko, binata pa rin ako. Feeling ko, parang pag nakita ko yung anak ko, parang tatay na pala ako. Ganun. But with Raiko, it's so real because, you know, there were so many times na many scenes in the movie na parang sabi ko, parang nangyari sa akin to sa totoong buhay. You know? Parang hindi mo alam kung paano kalulugar sa harap ng anak mo. Tonight with Boy.